Magandang umaga mga bata! Nakikilala niyo ba kami? Ako nga pala si Teacher Alvin at siya naman ay si Teacher Envy. Mga bata, dahil ba kayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Ikaw, Teacher Alvin, handa ka rin mag-aaral ng salita ng Diyos? Yes, Teacher Envy, handang-handa na ako. Kaya tara mga bata, simulan natin mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan natin ay patungkol sa proteksyon na matatagpuan natin sa Psalms or Awit 18 verse 2. Mga bata, naranasan niyo na ba na minsan ay may mang-away sa inyo or awayin kayo? Ano ang ginagawa ninyo? Isinusubong niyo ba sila sa inyong mga tatay or nanay sa kuya? Or pinagpe-pray niyo sila? Ano nga ba ang sons o mga awit? Ang sons ay matatagpuan sa Old Testament na nasa gitang bahagi ng Biblia. Ito ay binubuo ng 150 chapters. Ito ay sinulat ng Haring David na may iba't ibang emosyon. May mga oras na natutuwa siya, nalulungkot siya, at nagagalit siya. Pero sa lahat ng ito, ipinapakita niya pa rin na pinupuri niya ang Diyos. Alam niyo ba mga bata, ang sons or ang mga awit ay sinulat ni Haring David nung panahon na gusto siyang patayin ni Haring Saul. Dahil inalis na ng Diyos ang pagiging hari kay Saul at ibinigay ito kay David dahil sumuway siya sa Diyos. Saan man pumunta si David, siya ay hinahabol ni Haring Saul kasakasama ang kanyang mga sundalo. Kabundukan man o kagubatan, maging ang kapatagan, siya ay hinahabol upang patayin. Ngunit, hindi sila nagtatagumpay sapagkat ang proteksyon ni David ay nanggagaling sa Diyos. Sabi ni Haring David sa Psalms, or mga awit, in verse 2, si Yahweh, ang batong di matitibag, matibay kong loob at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasas. Katulad ni Haring David, tayo ay pinoproteksyonan din ng Diyos. Tama ba, Teacher LB? Tama, Teacher Ajin. Maging sa sakit man ito o karamdaman, maging sa masasamang tao, tayo ay pinoprotektahan ng Diyos. Maging sa panahon man ngayon ng COVID-19, tayo ay protektado ng Diyos. Kaya hindi na natin kailangang matakot pa mga bata dahil ang Diyos na nag-iingat sa atin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama, at Diyos na hindi nagpapabaya at Diyos na mahal tayo. Ay, manalangin ngayon mga bata. Bow your head and close your eyes and let us pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa bawat araw, O Lord God, Ikaw po ang maging great provider ng bawat isa sa amin. Lalong higit sa panahon ngayon ng COVID-19, Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin, O Lord God. In Jesus' name, pray. Amen. Para sa activity na gagawin natin sa araw na to, tayo ay gagawa ng heart bilang reminder na tayo ay protektado ng Diyos. Ang mga kailangan natin ay na gagawin natin ngayon, kailangan natin ng verse na nagre-remind sa atin patungkol sa protection ng Diyos. O kaya, pwede natin gamitin yung verse na pinag-aralan natin kanina, ang Psalms 18 verse 2 o kaya ang Psalms 61 verse 4. Tapos na isulat mga bata sa card ay maaaring nyo na itong disenyohan sa disenyo kung gusto ninyo. My dad.
iwasan ng sakit. At sabi rin dito sa John 3:16, gayon na lang na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yun po, sabi dito na magkaroon tayo ng kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya binigay po ng Diyos yung kaisang-isa niyang anak na si Jesus at napako si Jesus dahil sa ating kasalanan. At love na love po pa rin tayo ni Jesus kahit nagkasala tayo, kahit may nagawa tayong kasalanan. Love na love pa rin niya tayo. Kaya salamat po. God bless you po.